natin ang ating kunting kalaman sa pag-bleed ng brake system ng ating sasakyan. Kapag nagpalit kayo ng brake master silencer, tulad itong ginawa sa akin kasi may tagas na po yung ating brake master silencer. Kung makikita nyo po, may tagas na po yan. So, ang hangin, kailangan mawala yan sa brake system ng ating sasakyan kasi kapag nandyan yan sa loob, ay hihina ang ating brake system. So, bago yan ay gagawa muna tayo ng ating mga tools na kailangan para mag-bleed ng nag-iisa lang na hindi na kailangan ng katulong. So, ito ay bumili tayo ng hose na dapat isang metro ang haba. At itong sprayer, nabibili lang naman ito sa mga tindahan. At saka itong spanner wrench para sa pag-open ng bleeder ng ating caliper. So it's either 10mm o kaya 8mm. Unahin po nating i-bleed ang left front wheel ng ating sasakyan sa driver side. Mostly kasi sa mga single brake system, inuuna yung pinakamalayong parte ng gulong sa sasakyan. Pero kasi ang ating sasakyan ay isang dual brake system. Ang dual brake system po kasi ay nasa manual po yan na kailangan unahin mo yung pinakamalapit sa kung saan ang brake master cylinder. Po sa ating manual kasi, ito po yung sequence ng pagbi-bleed ng ating sasakyan. Ito po yung left, front left sa driver side. So, kung makikita nyo, yan po yung sa unahan. Yan ang una. Pangalawa ay yung sa kabila, right front wheel. Pangatlo yung sa likod, sa right rear wheel. At panghuli yung sa passenger side na sa likod. Paano malaman kung dual brake system yung cylinder nyo is titingnan nyo kung ilang fittings ang meron ng yung brake master cylinder. So, kung dalawa yan tulad nito, siyempre dual yan. Pero kung mostly kasi sa mga old system na walang ABS o ABS system, single lang po yan. So, kung single po ang inyong brake system, magsisimula po kayo sa pagbi-bleed sa pinakahuling gulong ng inyong sasakyan o yung pinakamalayo sa brake master cylinder. Pero dahil dual ang ating brake system ng ating sasakyan, ay siyempre magsisimula dito tayo sa front driver side ng ating sasakyan. Tanggalin na po natin yung gulong ng ating sasakyan. So, unang-una ay siyempre luluwagan muna natin itong 5 nuts ng ating sasakyan bago natin i-jack para di mahirap yung pagtanggal ng gulong. Natin yung bleeder screw ng ating caliper. So, mas maganda gamitin na luwagan natin ito gamit ang socket wrench natin kasi sa spanner, masyadong mahigpit po itong bleeder screw natin, baka ma-lost thread yung ano natin. So, ito muna. Natin i-bleed ang ating caliper ay kalsuan po muna natin yung ating brake pedal. Kahit anong gamitin niyo po, basta ito ang gamit ko is ito tsaka yung jack stand. So mag-bleed na po na tayo. Kutin natin ng kunti. Luwagan lang natin yung bleeder screw at pwede na tayong mag-spray. Kung makita nyo po yung ating fluid, tumataas na po yan. At may mga kunting
bula kong tumataas. Yan. Dapat po pala yung hose natin eh naka taas sa leader screw para hindi masyadong bumaba yung fluid. Ay yung hangin ay lumabas, yung hangin lang yung lalabas. Continue lang po ng pag-spray hanggang sa mawala na po yung hangin sa ating brake system. Nakikita nyo po, kahit anong spray na natin, eh, wala na pong lumalabas na maliliit na bula sa hose natin. So, yung ganyan, pwede na natin i-close yung ating bleeder screw at magsisimula tayo sa kabila. Higpitan lang po natin. Well, nagbi-bleed na po kayo ng inyong brake system. Huwag niyo pong kalimutan na ang brake master cylinder ninyo, ang fluid ay dapat hindi bababa sa kalahati ng inyong master cylinder. Pag pinaubusan niyo po ito ng brake fluid, ay papasok po ang hangin dyan. Dapat po yung brake pedal niyo, pag tapos niyo ng mag-bleed, ay dapat matigas na po yan. So kahit anong pihit niyo dyan, dapat hindi na po yan bababa sa sahig. Kasi nung una, aabot po yan dito. Yan. So, ngayon, yan.